High Chief, may illegal na pagpasok sa bahay at pagtutok ng baril kaninang 8 AM sa Mayaw Parada. Mga nakabonet po, nagpa-blatter po dyan sa presinto. Mag-asawa at isang buntis ang tinutukan sa tiyan. Very evil po yan, sir. The message was sent. And the number that PD gave me replied, yes po sir, mas maganda makapunta ng station at makapag-conduct kami ng investigation. Congressman JJ Suarez, please. Yeah. PD Monte Lendonez, can you please dictate to me the phone number of Colonel Ben Valera? Siguro na, no, Mr. Chair, no. Ay, Mr. Chair, Deputy Speaker, can you kindly give to us, PD, yung number ni Chief of Police Valera? Valera, can you kindly submit to this, to this committee right now? Your Honor, huwag mo na sabihin, baka kung buong Pilipinas tumawag dyan. No, wait. Ah, sabihin para. Sulat mo lang muna. Personal yan eh, baka ano. Yes, oh, baka tayo maakosahan. Baka dumami ang magpapasaload sa kanya pag nalaman yung number niya. So, submit to this, to this chair. Patapos na rin ka mo. Sige, pakibilisan lang at we have to go back to the plenary. Sige. Thank you so much, PD. You can now sit down, please. Okay, go ahead, Congressman JJ Suarez. Thank you very much, Mr. Chair. So, thank you very much, PD, for sharing with me the number of the former Chief of Police of Lucena. So, I have here, Mr. Chair, with me a screenshot of a conversation that occurred on October 27, 2023. High Chief, if I may read, Mr. Chair. Sige, go ahead. Please, Congressman Suarez. High Chief, may illegal na pagpasok sa bahay at pagtutok ng baril kaninang 8 AM sa Mayaw Parada. Mga nakabonet po, nagpa-blatter po dyan sa presinto. Mag-asawa at isang buntis ang tinutukan sa tiyan. Very evil po yan, sir. The message was sent. And the number that PD gave me replied, yes po sir, mas maganda makapunta ng station at makapag-conduct kami ng investigation. Mr. Chair, kanina sinabi po ni Valera na wala po siyang natanggap na report, information, or any sort of data or datos na magsasabi na may pangyayari po sa Mayaw Parada. Ito na po, nag-reply po siya sa text. Ang sinabi niya pa nga dun sa nag-text, yes po, sir, mas maganda makapunta ng station at makapag-conduct kami ng investigation. He replied in the affirmative, Mr. Chair. Pepe, hindi namin... This is not the... Sige, go ahead. Sorry. This first time that he's lying. Pepe, is this your number? Ibibigay ko sa iyo, ha? Yung text that the good...
congressman from Quezon have given me right now. Andito ang number mo, ang pangalan mo, andito ang mga text na, na ipinakita namin pero hindi namin nilagay yung number mo. So I will be sending this to you right now. And confirm to us if that is your number. You will be just answering yes or no if that is your number. Is that your number? Yes, Your Honor. So, in other words, you're lying. Nagsinungaling ka sa kongresong ito. No, Your Honor. Paano kayo nagsinungaling? Merong ang lumabas dito sa conversation nyo na may nag-report sa iyo about that incident. Sir, upon validation, sir, wala naman po, sir, talagang pumunta ng 27, sir, para mag-report. Pero may nag-report sa iyo, yun ang tinatanong ni Congressman Suarez. Kung may nag-report sa iyo through text, ang sabi mo kanina, wala. Di ba? Yes, sir. Wala. Actually, sir, wala na so, po, sir, maalala, sir. Kita. Sabi ko, huwag kang magsisinungaling, di ba? Sir, pero wala po talaga, you insist, sir. You insisted. Wala talaga ako, sir, maalala, sir, na naka-receive ako ng text information, sir, noong 27. Alam mo, Hepe, I tend to believe you sana kanina eh. Pero since I got this texts and the number of the chief of police of Lucena appeared on this screenshot coming from the deputy speaker JJ Suarez, now I tend to believe that you are lying. Kasi nandito eh, liwanag eh. Nandito yung mga texts nyo eh. Mr. Chair, sinabi niya kanina walang nakarating sa kanyang information. Sinabi niya kanina wala nag-report sa kanya. Sinabi niya kanina hindi niya alam na mayroong ganun pangyayari sa Mayo Parada. Sinabi niya kanina yun din ang dahilan kung bakit wala silang ginawang aksyon. Eh dito, 27. Nagpapatunay, October 27, ipinarating sa inyo na may ganun pangyayari. At nag-reply ka pa. Mas maganda na pumunta ka sa stasyon para makapag-blatter at mag-imbestiga. Para makapag-imbestiga kami. Which ginawa po nila. Which is what they did. Happy, you are hiding something. You are concealing something. Anong tinatago mo dito? Bakit hindi mo siya ni-report? Clearly, dito sa mga text na to, lumalabas na mayroong insidente na nangyari. Your Honor, hindi po ganyan po, Your Honor, yung pagkaka-report po kasi sa investigator. Hindi nga, text yes, to eh, nagre-report sa iyo. Tapos pinapupunta mo nga sa iyong opisina para mag-gano, ma-investigahan, which they did. Pumunta sa iyo. O tapos ngayon, wala sa report mo. Sir, wala pa akong knowledge, sir, na mayroong pumunta. Ano mayroon wala knowledge sa ito nandito sa text mo? Hindi, sir. Pinavalidate ko po yan, sir. It turned out to be, sir, noong 27 po, sir, ay wala po, sir, incident ng 27. Hindi. Paano walang incident? Nag-report na nga sa iyo eh. Nagsabi na nga sa text tapos pumunta na nga itong si Ma'am Maribel Calapit sa stasyon at gumawa ng sinumpang salaysay. Mr. Chair, obviously, there's a cover-up. Congressman Suarez. Kanina kasi medyo naniniwala ako na hindi mo alam eh. Pero pangalawa na to, meron pa tayong barangay Bara. Meron tayo ngayong barangay Ransohan. Meron pa tayong apat na barangay na pag-uusapan. Dito pa lamang kanina, nagsabi na kami na sana huwag kayong magsisinungaling because hindi naman po kami nagbibiro dito sa Kongreso because we wanted to find out the truth. Di ba? We don't want to put you in shame talaga. Pinangako namin yan kay Chief PNP. Nag-usap kami dito with the speaker at sinabi namin that as much as possible, ayaw namin itong gawin itong mga gantong klase ng investigasyon. And kahapon sa EJK, ipinagtanggol ko ang organisasyon. Pero sa ganito mga klase, that are certain na elements of the organization na will keep on lying and trying to make fun out of this hearing,
That we will never allow. Kasi kitang-kita naman dito eh. May nagsumbong sa iyo. 'Di ba normally pag may nagsumbong, sige pumunta ka dito. So pumunta. O tapos kinuha mo istorya. O sabihin na natin na kwentong kutsero. Na niloloko kayo. 'Di ba it's incumbent upon you to list that on your logbook? Sa logbook nyo, isulat nyo. Pero wala eh. Wala yung limang kaso na pinag-uusapan na dito, yung bara lang ang nag-appear. Dito, clearly, meron kayong tinatago. And you wanted to protect someone or somebody na hindi namin alam. Unfortunately, yung pagsisinungaling mo tungkol doon sa pagre-report sa iyo ng someone from them, eh lumalabas dito na meron talaga. Nakuha mo, Hepe? Hepe? Yes, sir. Try to reform your answers. Kasi, I don't know. Kasi, the members who are here, baka mamaya mapilitan silang gawin yung mabagay na ayaw mo. And we don't want to do that. That's the reason why I keep on warning each and every resource speaker who will be attending our committee to refrain from lying. Kasi sunod-sunod na yan eh. Magkakasunod-sunod na yan. And I cannot stop anybody from here. Mr. Chair. Yeah. Mr. Chair. Na mag-motion sila to cite you in contempt. Mr. Chair. Sige, Congressman. If I may, go ahead, Congressman Daniel Suarez. You have the floor. Hepe, so sa paniniwala mo, hindi ka naman nagsisinungaling, di ba? Yes, Your Honor. Are you ready to sign an affidavit? Yes, Your Honor. That you will allow us to check your text messages on specific times? Just so that we can find out kung totoo o hindi. Your Honor, nagpalit na po kasi ako ng cellphone, Your Honor. Tinanong ko lang si PD kanina kung ano yung cellphone number mo. Yun yung binigay ni PD. Nagpalit ba ako, Your Honor, ng cellphone? Kaso lang, hindi naman ibig sabihin na nagpalit yung number mo na hindi natin pwedeng hingin yung mga text messages and exchanges on a specific time frame. But I just wanted to get your permission dahil ang position mo naman, hindi ka nagsisinungaling. So therefore, wala naman dapat siguro tayong itago. Your Honor, hindi ko po talaga maalala, Your Honor. So hindi, but ikaw ba ay handang gumawa ng isang affidavit na pinapayagan nyo kami na hingin sa either Smart at Globe kung totoo to? Sir, i-recall ko po muna, sir, yung date na po na yan, sir, kung... PD! Ay, PD! Yes, Hepe, sir. Eto na. Eto na yung text. Please. Yes, Your Honor. So, binigay na namin sa'yo. Andito na number mo. Andito ang mga texts mo. Number ko po yan, sir. Yes. Do you remember these texts that you have with those, with this person who texted you? Nare-remind ka na ba? Naalala ko na po, Your Honor. So, merong talaga nangyaring text na ganito? Yes, Your Honor. Okay. Yun lang naman eh. Di ba? So, ibig sabihin, alam ninyo. Alam ninyo na October 27, meron ang nagre-report ng nangyaring problema sa kanila. So, wala kang nilagay sa station mo na may nangyaring gantong isdede at hindi mo rin ni-report sa iyong boss kay PD. At saka, hindi rin ako naniniwala, Mr. Chair, na hindi ito ni-report ng investigador. Okay, go ahead. Rodriguez. Talagang hanggang sa iyo lang? Bali, sir, lahat naman po ng insidente ay iniimpormahan po namin ng aming superior. Hindi ko lang po maalala kung nabanggit ko po ito kay sir. Yan ang problema eh.
biglang nagbabago na tayo ng ano. RDPD, if you recall, in our second hearing, there was already a point that was stressed that the chronological events were reconstructed just so that we can comply with the hearing. And here we are again, having a reconstructed chain of events of what really happened. So what do we do? Congressman, if I may. No? Kasi ito, sinabi niya, Mr. Chair, ha? Nung investigador, 28, di ba? Sabi mo? 27 po, sir. 27 ang sinabi mo? Yes po, Your Honor. 27 mo sinabi na nai-report sa'yo? Yes po, Your Honor. So, kanino mo sinabi at na-relay na may ganitong pangyayari? Bali po, nung nabigyan ko na nga po nung endorsement si Ma'am Maribel, hindi ko na po, kasi umasa na po ako na sa pag-assessment ko po sa reklamo niya kay De Castro ay pambarangay, kaya hindi ko na rin po na yan. Hindi, kanino mo na ibahagi yung pangyayari? Maliban sa'yo, kanino mo pa sinabi? Wala na po, Your Honor. Eh, kanina lang sinabi mo na meron kang pinagsabihan eh. Yun po ang hindi ko po kasi matanda kung ano, nabanggit ko po. Yeah. Pero ako po talaga yung pinakang nag, ano lang po ng endorsement. Chairman? Congressman Duano, you are recognized. Thank you. Rodriguez, Sergeant Rodriguez. Yes po, Your Honor. Kasi kanina, ikaw lang. Diba? Ngayon, pumasok na si CD dahil doon sa mga text messages. CD, paano mo nalaman na may ganong pangyayari? Honestly, Your Honor, ay hindi ko na po malaman, Your Honor, kung sino po nag-text po sa akin, Your Honor, hindi, na ganong information. Ang tanong ko nga, ganito. Okay, sabihin mo na natin, hindi mo na matandaan. Pero do you confirm na may nag-text sa'yo ngayon? Yes, Your Honor. Okay, now you confirm. Now, after you confirm, what did you do? Nag-dispatch po ako, Your Honor, ng yung mga... Hindi. Yes, Your Honor. Ang sagot mo dyan sa text message mo, nagpa-blatter na nga eh. Wala pa po, sir. Wala pa po nagpa-blatter, sir. No. Nakalagay. Nagpa-blatter na po kami. Ito. Sinabi mo, mas maganda makapunta ng station at makapagkamda kami ng investigation. Yes, Your Honor. Sinagot ka, nagpa-blatter na kanina po, sir. So, alam mo na, nagpa-blatter na. Wala po ako, sir, maalaala, sir, na ito may nagpa-blatter, na sir. Ito na naman, Yes, Your Honor. Yun po to, sir. Ang totoo po, Your Honor. Ito, tanungin kita, CD. Without asking the desk officer or your investigator in charge of time, mag-dispatch ka lang? Sige nga. Just a mere text message. Immediately, Your Honor, nagpa-dispatch po ako para i-verify po yung pangyayari, Your Honor. Ay, hepe naman, oh. Hindi ka muna magtanong doon sa baba? Sa mga tao mo? Eh, kung prank yun, kaya po, Your Honor, nag-dispatch po ako para i-verify hindi po nga, sa area. Hindi nga, kung prank yun, di na-prank ka. Pwede po, possible po, Your Honor. Anong possible? Kaya CD, po, official ka. Yes, Your Honor. Diba, before you act on it, you should verify, diba? Kung hindi totoo, hindi, bago ka mag-dispatch. Eh, sinagot ka dito na nagpa-blatter na? Hindi mo tinanong si Rodriguez? Honestly, Your Honor, hindi po. So? Kaya po nagpa-dispatch ako, Your Honor. Nagpa-dispatch ka din? What is the result? It turned out to be negative, Your Honor. Negative what?
Pumunta ka sa bahay nila? Hindi po, Your Honor. Oh. Eh, anong ginawa nyo? Eh, ang concern residence, ang residence nila. Anong ginawa nyo dito sa pag-dispatch ng tao mo? Pinacheck ko po. Eh, pega nito ha. Yes, Your Honor. Nyo. Anyway, wala si chairman dito. Wala lang ngayong quorum, Jepe. Wala lang quorum ngayon. Pero in the next hearing, chairman, wala tayong quorum ngayon, but in the next hearing, we will tackle again this issue. Then, pag nagsinaring ulit si CD, eh wala tayong magawa. Yeah. CD ah, ako, kasi, ako hindi ako police. Pero nag-iimbestiga din ako. Kaya, hindi pwedeng yung mga reasoning mo. Nag-dispatch ka tapos walang nangyari doon. Pero sumagot ka dito na mas maganda yung pa-blatter nyo. Sumagot din na naka-blatter na. Ano ka ba naman, Epe? Well, born yesterday here. And the repercussion of what you did. Epe, alas lang, chairman. RD. Ito ngayon, lumabas na RD. Can you make this part of your investigation? Yes, Your Honor. I hope. PD, are you aware of this conversation? I'm not aware, Your Honor. So, hindi ka rin, hindi, you're not also aware that the CD dispatches some units in barangay, they said barangay, no? Because of this report? Yes, Your Honor. Pag nalaman ko, sir, yan, sigurado, sir, nagpa-dispatch din, sir, ako sa provincial level, sir, namin. But of course, you have to check, di ba? Kay CD? Yes, Your Honor. If the report came to you, you have to check the CD, di ba? O CD, yes, may report ba din sa inyo, di ba? Yes, Your Honor. Same is true, dapat na ginawa niya. Di ba? The next siya, nagpa-blatter na, dapat chinek niya sa tao niya. Di ba? Di ba, ganun dapat ang procedure? Yes, Your Honor. Kaysa ma-prank ka, di ba? Kaya-iya. Nakakaya na city director ka tapos na-prank ka because hindi ka dumaan doon sa protocols. Di ba? Tama ba ako, CD? PD? Yes, Your Honor. Thank you. So, Chairman. Yes. Abang wala ka kasi. Anyway, anong... CD is insisting. Sabi ko nga wala tayong quorum. So, if somebody from this committee wants to cite in contempt, Colonel Baliera, wala tayong quorum, but I move, Mr. Chairman, that in the next hearing, the case of Colonel Baliera will be the first to be tackled with regards to this text messaging and the answers made by Colonel Baliera. Yes, we have a scheduled hearing on the next, thank you, Chairman. On the next schedule that will be done next week.